welcome back sa ating channel. At kung bago ka sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At ngayon, meron akong susubukang kape na instant coffee na pinakakilalang kape na pinakamahal. Or di ko alam kung meron pang pinakamahal dito, pero mas kilala siya dahil meron silang shop. At ito yung Starbucks. Ayan, meron ako dito na apat na box. Ayan, kung makikita nyo, apat na flavor ang meron ako dito. Ito yung una, meron tayong Caramel Latte Premium Mixes, Caramelly and Smooth. Pangalawa naman, ito yung Cafe Mocha Premium Mixes, Rich and Chocolatey. Susunod naman, meron tayong Cafe Latte Premium Mixes, Smooth and Creamy. Mukhang masarap, creamy. Ang pinakahuli, meron tayong Cappuccino Premium Mixes, Rich and Velvety. Hindi ko alam kung alin ang pinakamasarap dito, pero susubukan natin lahat ito at maishishare ko sa inyo kung alin ang pinakamasarap. At kung sakali mang gusto nyong bumili, matatagpuan lamang ito sa mga supermarket, lalo na dito sa Hong Kong at nasa Fusion or Welcome sa halagang 26 to 28 Hong Kong dollar. Magkakaroon ka na ng isang box nito na mayroong siya apat na stick. Ito yung instant coffee lang siya, katulad ng mga 3-in-1 natin, na mga kilalang 3-in-1, ganoon siya kadali. At kung sa atin naman dyan sa Pinas, hindi ko alam kung meron silang binibenta sa SM Supermarket or sa mga ibang department store, Robinson, hindi ko alam kung meron sila nitong Starbucks na to na instant coffee. So ngayon, at home lang tayo na instant coffee. Ayun, susubukan ko na siya isa-isa para malaman natin kung alin ang pinakamasarap sa apat na flavor. Bali, ito yung boxes niya. Napakadali lang niyang buksan dahil meron naman siyang mga line-line dito na ikakat lang ito. At napakadali lang niyang buksan. Ayun. Ayan, ito yung mga sachet. Ayan, meron tayong apat na sachet ng Starbucks Caramel Latte. Dito sa likod ng box, makikita natin yung direction dito at ingredients niya. Meron siya, basahin nyo na lang. At dito, kailangan lang natin ng 180 ml na hot water. Tapos, ilagay lang natin ang isang stick at haluin. At katulad lang ng mga ibang 3-in-1, ganun din siya, napakadali lang dahil instant na nga ito. At itong isang sachet ng kape ng Starbucks, meron siyang 21.5 na grams. Kailangan lang natin ng 180 ml na mainit na tubig. So, ganun lang siya, kadali. Subukan natin ngayon ang Caramel Latte. Napakabango. Ayan. At lagyan natin ng mainit na tubig. Ayan natin. Mukha siyang masarap kasi parang creamy na creamy talaga siya. So, yun na nga guys, natikman ko na lahat yung iba-ibang flavor ng Starbucks na instant coffee at isishare ko sa inyo isa-isa ano ba o alin ba ang pinakamasarap sa kanila at yun na nga yung isishare ko ngayon. Ito yung una, ito yung Caramel Latte, ito yung unang tinikman ko, makikita nyo na ihinalo ko siya. Ayan, bali ganito yung pagbukas nito at meron pa akong tatlong sticks. At yun na nga,
Nung una ko siyang natikman ay nasarap pa naman ako sa kanya at smooth siya, napaka creamy. At sabi naman niya dito caramelly and smooth, pero creamy siya. May meron siyang konting tamis dahil siguro caramel siya, pero tamang-tama lang siya kung ayaw mong mag-asukal. So yun, napakasarap niya talaga. At nasarapan talaga ako dito sa caramel latte. Ayan, ang susunod naman natin, katulad nung caramel latte, meron tayo ngayon na cappuccino. Ito yung meron din na kung tatlong sticks pa na natira at tinikman ko nga lang sila halos. At ito nga ay hindi ko masyado siyang bet or hindi ganun ka, hindi siya matamis kasi wala siyang lasa. At depende sa inyo kung gusto nyong dagdagan ng or lagyan ng asukal. Pero ako hindi ko na siya nilagyan. At may napansin lang ako dito noong hinalo ko siya. Meron siyang mga konting buo-buo. Hindi ko alam bakit. Hindi naman siya expired kasi matagal pa yung expiration ng mga ito. Tinitignan ko naman talaga yung mga expiration date. Hindi naman, pero hindi ko alam bakit nagkabuo-buo siya. At yun na nga, hindi siya malasa. So, hindi ko siya masyadong bet. At syempre, depende pa rin sa atin kung gusto nyo siya dahil iba-iba tayo ng paborito or sa panlasa ko, ganun yung natikman ko na wala talaga siyang lasa. At ito yung susunod. Ito naman yung cafe latte at halos pareho lang siya ng caramel latte. Pero ang caramel meron siyang lasa at ito naman wala siyang lasa. Pwede lagyan ng asukal kung gusto nyo. Depende sa atin yung panlasa. Smooth din siya pero may napansin akong konti na may buo-buo din siya katulad nung cappuccino. Hindi ko siya masyadong bet kaya mas masarap pa rin yung caramel latte. At dito naman tayo sa last na flavor. Ito yung cafe mocha. Itong cafe mocha, medyo nagustuhan ko naman siya kasi parang amoy chocolate siya na mocha. May pagka chocolatey. At wala siyang buo-buo. Ayos naman siya katulad ng caramel latte. Masarap din siya. Pero ito, hindi din siya ganun katamis. Pero tamang-tama, may tamis naman siya. Hindi tulad nung dalawa na walang tamis talaga. Meron talaga siya kahit paano. Kaya hindi mo na kailangan mag-asukal dito. So, yun lang yung mga natikmang ko na nagustuhan ko. Bali, ito lang talagang dalawa. Mas ire-recommend ko siguro ito kung gusto nyo ng medyo masarap-sarap talaga. Napaka the best siguro nitong dalawang to, lalo na sa mismong shop nila kung bibili kayo doon. Mas masarap yung caramel latte dahil nga napaka smooth niya, napaka creamy. At kung gusto mo naman medyo chocolatey, ay mocha ang piliin nyo. Masarap din naman siya. So bali ito lang yung dalawang pinipili ko sa apat na flavor ng Starbucks Instant Coffee. Ayan, ito lang yung isi-share ko ngayon sa inyo at sana nakatulong ito kung sakaling gusto nyong bumili ng mga instant coffee ng Starbucks. Pero dahil iba-iba tayo ng panlasa, nasa sa inyo kung anong paborito nyo, share ko lamang na alin yung pinakamasarap sa mga apat na flavor ng Starbucks na coffee. Meron ito matatagpuan sa Fusion or Welcome at nasa halagang 25 to 28 Hong Kong dollar. Hindi ko alam kung meron nga sa Pinas sa atin. Pero ayan, kung gusto nyo subukan ay subukan nyo yung caramel latte at yung mocha. Para sa akin may lasa. Pero syempre, iba-iba tayo ng paborito ng kape. So ayan lang yung masishare ko ngayon at sana nakatulong ito. At kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na i-upload ko. So, kita-kits tayo sa susunod. Bye!